SIM, kailangan ng iparehistro simula bukas. Mga hakbang kung paano iparehistro ang inyong SIM para di ito ma-deactivate, alamin. Selebrasyon ng Pasko sa ilang lugar sa Mindanao, Binaha, Misamis Occidental, Napuruhan. Para sa mga di makaakyat sa Baguio o Tagaytay, ang pasyalang dinarayo rin dahil sa lamig at magagandang tanawin. Pansit lagi. At ang Christmas party na naging pansit party. Simula bukas, kailangan nang iparehistro ang ginagamit niyong SIM para hindi ito ma-deactivate. Ang mga bagong SIM naman na bibilhin, kailangan iparehistro bago ma-activate. Ang mga hakbang para sa SIM registration, alamin sa report ni Ian Cruz. Namang problema ang Calamares vendor na si Tawi na subscriber din ng dalawang telco kung paano iparehistro ang kanyang mga SIM. Wala pa po kung maalam po doon eh. Hindi ko pa po alam. Ayon sa SIM Registration Act o Republic Act 11934, kailangan iparehistro ang active SIM sa telco sa loob ng 180 days para hindi ma-deactivate. Pag na-deactivate ang SIM, 5 araw lang ang palugit para ipareactivate. Pwede ang magkaroon ng extension ng di lalagpas sa 120 days. Layo ng SIM Registration Act na isulong ang responsabling paggamit ng SIM at masawata ang mga ilegal na aktibidad gaya ng scams, phishing, online fraud at iba pang panluloko. Paano nga ba iparehistro ang SIM? Ayon sa batas, kailangan punan ang registration form na ibibigay ng inyong telco. Kailangan magsumite ng government-issued IDs gaya ng passport, national ID, SSS ID at driver's license. Kung minor de edad ang gagamit ng SIM, kailangan iparehistro ito sa pangalan ng magulang o legal guardian. Ang mga may online access, pwedeng magpa-register sa ibibigay na links ng inyong telco. Ang walang kakayahang mag-online registration, pwedeng magpa-register sa tanggapan o tindahan ng mga telco. Handa na raw ang mga telco sa SIM registration. Handa na rin tayo dyan sa ating mga channels to assist. Kabilang na rito yung mga smart stores. Pwede natin puntahan ang ating smart stores. Pag bumili kayo ng SIM bago at insert nyo yung SIM, pwede nyong i-access kaagad yung registration website. Kasi may free data just to access that site. We want to make it very easy. Napakasimple po ang process namin. Pag-click nyo sa link, whether new subscriber ka or existing, redirected ka right away, real time, doon sa portal namin. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa SIM registration, pwedeng bisitahin ang website ng inyong mga telco. Kung may reklamo, maaring tawagan ang hotline ng Department of Information and Communications Technology. Babala ng DICT, tiyaking sa mga website lang na mga telco magpaparehistro para hindi mabiktima ng phishing o di manakawan ng personal na data. Huwag basta-basta mag-click ng kung ano-anong link. Kung may mga tao po na mga ngahas na gamitin yung fake information, fake IDs, na mapaparusahan po sila. Because after the initial registration process, we will conduct a post-verification process, meaning just to confirm the identity. Tiniyak naman ng Department of Justice na hindi magagamit sa hindi tama ang mga impormasyong ibibigay ng mga subscriber. Very strict ang implementing rules about the privacy of data. You need a compulsory process to produce the information from the data. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagdeklara na ng state of calamity sa Misamis Occidental dahil sa malawakang pagbahang epekto ng shear line. Ayon sa gobernador ng lalawigan, 7 na ang naitalang patay. May report si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, One Mindanao. Ang 3 araw na pag-ulan, nagdulot ng matinding landslide sa barangay Mialen sa Oroqueta, Misamis Occidental. Bukod sa makapal na putik, nagkalat ang mga bumagsak na mga puno at bato. Nagpahirap ito sa retrieval operation ng CDRRMO Oroqueta at First Provincial Mobile Force Company sa dalawang nasawi. Nakilala silang sina Mario Sambiog, 70 anyos at Elenita Calamian, 42 anyos. Nasira rin ang isang tulay roon. Umapaw rin ang Layawan River, pati ang Talik Bridge sa barangay Talik.
Si Mikay Ong nag-Facebook Live habang nasa bubong. Nanawagan siya ng tulong dahil pinasok na ng tubig ang kanilang bahay. Sa bayan ng Tudela, stranded naman ang mga motorista. Maraming bus kasi ang hindi na kayang makatawid. Apo ratio kay zero ay kay labi na nga layo pa mig-ulian, then labi na karon dako ang tubig, stranded may diari. Then wala pod may mapalitan nga pagka-under sa dol kay lagi dako ang tubig. Nawasak naman ang tulay na nagdudugtong sa dalawang barangay sa bayan ng Jimenez. Stranded din ang maraming residente. Sa bayan ng Clarín, prioridad na inilika sa mga matanda at bedridden. Ayon kay Clarín Mayor Jojo Roa, dalawa ang nalunod at may isang nawawala. Ang malaking damage namin sa livestock. Idineklara na ang state of calamity sa buong probinsya ng Misamis Occidental kung saan 7 ang nasawi. Pagkaon, dili food packs, the provincial government, kinakaroon, daghang kahit food packs, ready, food supplies, ririta, wala tayo kuan. But ang gikinhanglan karon sa dakbayan sa Rokita, cook food. Nakatakdang mamahagi ng tulong ang GMA Kapuso Foundation doon bukas. Ito yung bata na humo. Sa Hingog City, Misamis Oriental, mahigit 170 ang kailangang ilikas mula sa dilubyong pagbaha. Ayon sa PAGASA, shear line o ang linya ng makapal na ulap ang nagdudulot ng thunderstorms ang nagpapaulan sa maraming lugar sa Misamis Occidental at Oriental. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez nagbabalita para sa GMA Integrated News. May paggalaw sa presyo ng petrolyo bukas. Ang mga magbabalik Maynila na matapos ang Pasko, sasalabungin ng mas mataas na presyo ng gasolina. Halos piso kada litro ang dagdag presyo sa gas. Magmamahal naman ng 50 centavos ang kada litro ng kerosene, pero ang diesel, mababawasan naman ng 20 centavos. Ang oil price adjustment ay bunsod ng paggalaw ng presyo ng petrolyo sa world market. Sa mga bibili ng mga bilog na prutas para sa salubong sa 2023, nagmahal ang mga yan sa Divisoria, Maynila. Gaya ng kiyat-kiyat na naglalaro na sa 50 hanggang 60 pesos ang presyo kada kilo, grapes 200 pesos na at orange 25 pesos, persimmon 25 hanggang 40 pesos at peras 30 pesos na kada litro ngayon. Habang ang lemon naman ay 20 pesos kada piraso at ang pongkan ay 10 pesos kada piraso. Ayon sa ilang nagtitinda, hindi na nila inaasahang tataas pa ang presyo ng mga prutas. Matumal pa sa ngayon ang bentahan pero nag-stock na raw sila dahil inaasahan nilang dadami ang mga last-minute shoppers bago ang media noche. Nilimas ng mga magnanakaw ang isang ATM na nasa loob ng isang supermarket sa Santa Rosa, Laguna. Sa Parañaque, nasa 100 bahay ang nasunog. May spot report si Jonathan Andal. Sumabog! Ang lakas! Sumabog ang isang tangke ng LPG sa kasagsagan ng sunog sa Barangay San Dionisio, Parañaque, alas 3 ng madaling araw. Sa lakas ng pagsabog, isang fire volunteer ang nahulog mula sa isang bahay. Duguan ang mukha at nabalian din ang daliri si Roel Cipriano, 37 years old, nang hagon ay naging fire volunteer. Sa tindi ng sunog ang ilang bombero sa bubong na pumuesto, meron din sa ibabaw ng nicho sa katabing sementeryo. Bukod sa masikip ang lugar, kinulag din ang tubig. Nagbayanihan na ang mga residente. Tinatayang 100 bahay ang tinupok ng 4 na oras na sunog na umabot sa 5 alarma. Walang-wala talaga kami naligtas, tulungan nyo kami. Iniimbestigahan pa ang pinagmula ng apoy. Kuhayan sa Cebu City noong Webes kung saan kumakaripas ng takbo ang isang grupo ng mga lalaki. Hinahabol kasi sila ng dalawang lalaking may baril. Tinamaan ng bala ang isang lalaking galing Misa de Gallo na isugod siya sa ospital pero namatay kalaunan. Isang babaeng galing din sa pagsisimba ang nabaril at isang pulis na naglilinis naman noon ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada. Ayon sa Parian Police Station, 8 kabilang ang 3 minor de edad at 2 gunman ang naaresto. Ang sinasabing pinagbulan ng gulo, hindi pagkakaintindihan dahil sa babae. Tumangging magbigay ng pahayag sa kamera ang mga nahuli pero ayon sa pulisya, inamin nila ang ginawa. Kabilang sa mga kasong kaharapin nila ay murder, frustrated murder at alarm and scandal.
sa Santa Rosa, Laguna, ninakawan ng isang ATM na nasa loob ng isang supermarket. Ayon sa pulisya, 300,000 pesos ang natangay ng mga salarin. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pulisya. Wala pa rin pahayag ang pamunuan ng supermarket at ang bangko na nagmamayari sa ATM. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Imbis na sa piling ng kanilang pamilya, maraming pasahero ang nagdiwang ng Pasko sa Pantalan. Sa Batangas Port na inabutan ng Noche Buena ang ilang pasaherong pauwi ng Oriental Mindoro at Visayas. Ayon sa pamunuan ng Pantalan, nagtaas kasi ng gale warning sa iba't ibang lugar dahil sa lagay ng panahon, kaya hindi pinalayag ang mga barko. Sa ngayon, tuloy na ang biyahe ng mga roro. Sa Matnog Port sa Sorsogon, mahigit 2,000 biyahero ang nagpasko sa kalsada. Yan ay dahil 18 lamang ang mga bumiyahing roro. Mabilis sumaba ang pila sa Maharlika Highway. Ayon sa Philippine Coast Guard, ngayong araw balik na sa 31 ang mga bumabiyahing roro patungong Visayas at Mindanao. Kung naghahanap ng alternatibo sa Baguio o Tagaytay, tayo na sa Antipolo, na hindi rin naman nalalayo pagdating sa lamig ng panahon. May live report si Katrina Son. Katrina! Atom, dumagsanga ang mga pamilya, magkakaibigan at magsing-irog sa mga pasyalan dito sa Antipolo. Bukod kasi sa magandang tanawin, malamig na panahon ang ipinunta nila rito. Malamig! Malamig! Itong bukang bibig ng mga bumibisita ngayon sa Antipolo. May tip nga si Denmark Justin De La Cruz sa mga pumapasyal sa Antipolo kasama ang pamilya. Sa Antipolo po kasi napakalamig po ng panahon. Feel na feel po natin yung Christmas season. Sa mga pupunta po ng Antipolo, need po na mag-bring ng jacket. Ako magbabarkada namang ito, planado na raw talaga ang pagkikita ngayong araw dito sa Antipolo. Malamig kahit naka-jacket, malamig po. Ewan ko sa mga to. Hindi sila ready pero na-anticipate ko na malamig. So parang nasa Baguio ako. Heto, at di natiis ng kaibigan nilang si John Danger ang lamig at agad na pasuot ng jacket. Sobrang lamig po. Hindi mo maaasahan na ganito yung lamig. Tagos hanggang buto. Kung nakalimutan ang pananggala sa lamig, marami namang nagbebenta ng mga jacket sa murang halaga. Bukod sa malamig na panahon, plus factor din daw ang magagandang tanawin dito tulad na lang dito sa Cloud Night. Pila-pila ang mga namamasyal dito. Isa rin nga sa pinupuntahan na dito sa Cloud Night na itong hanging bridge na ito na papunta sa 360 view deck. Doon nga makikita ang 360 view ng Metro Manila at ng Sierra Madre. Kung nature tripping naman ang hanap, di makukumpleto ang punta mo sa Antipolo kung di ka bibisita dito sa Hinulugang Taktak. Kaya kami dinadayo dahil kami ay libre, maganda na yung lugar, makakapamasyal ka, tahimik, nature, libre. Yun ang pinaka-importante po, libre. At para makumpleto ang Hinulugang Taktak experience, pwede mo raw subukan itong wall climbing at hindi ka naman daw kailangan matakot dahil kumpleto sila dito sa mga safety gears. Bukod dito, may swimming pool, canopy walk, at spider web. Kung mahilig naman sa mga pailaw, ay maaaring puntahan ang plaza sa may simbahan na puno ng nagniningning na pailaw. At kung tapos na sa pamamasyal, maaaring naman dito humigop ng mainit at masarap na sabaw ng bulalo. Ayon sa PAGASA, ang malamig na panahon na nararanasan natin ay magtatagal pa hanggang sa susunod na taon. Huwag naman magkakaroon tayo ng possible na may paghina ng hangin-hangin by Wednesday. Pero sa mga susunod pang mga araw, especially after ng New Year, ay magiging mas malakas po yung pagbukso ng hangin-hangin. Ngayon naman daw Disyembre ay naitala ang pinakamababang temperatura sa Baguio na 12.0 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman ay may posibilidad daw na aabot sa 17 to 18 degrees Celsius ang temperatura, habang sa Antipolo ay 18 to 19 degrees Celsius. Atom, dagdag din nga ng PAGASA na dahil jacket season ngayon, kailangan daw mag-ingat sa pabago-bagong panahon para hindi tayo magkasakit. Atom? Maraming salamat, Katrina Son. Huwag bibitiw! Ang pagsabog ng gas tanker sa Johannesburg, South Africa. At ang pag-takeout sa handaan sa Davao del Sur na online selling ang peg sa pagbabalik ng State of the Nation.
Naging malaimpyerno ang paligid nang sumabog ang isang gas tanker sa Johannesburg, South Africa. Nagtakbuhan ng mga tao. Ayon sa mga otoridad, naipit sa ilalim ng tulay ang nagliyab na gas tanker. Walo ang nasawi. Napinsala ang mga kalapit na sasakyan at gusali, kabilang ang emergency department ng isang ospital. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagsabog. Anim na araw bago ang bagong taon, 20 na ang nasugatan dahil sa paputok. Nakalerto na para sa mga posibleng maputukan pa ang mga pribadong ospital. May report si Tina Panganiban Perez. Nakikipag-inuman ng 45-anyos na si Rex Galiendo nang maghagis ng paputok na whistle bomb ang kanyang kapatid sa Bago City, Negros Occidental. Ayon sa mga pulis, nang di ito pumutok, pinulot ito ni Rex at saka ito sumabog. Sugatan ang kanyang kamay. Sa Camarines Norte at Camarines Sur, sa mata naman na sugatan ng 2 bata sa magkahiwalay na insidente ng pagsabog ng boga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, may mga gumagamit ng boga dahil mas tipid daw itong alternatibo sa pagtaboy ng malas sa bagong taon. Pero babala ng BFP, baka mas lalong malasin kung mapuputokan ito. Maring maputulan, masugatan, or worse, mapunta pa sa mata, ano po, na mas lalong mahirap i-address. Mas malaking component or ingredients na ng explosive. So, talaga pong minawarningan natin ang ating mga kababayan because of its effect once ito ay ginamit. Very harmful po talaga siya, plus the usok that it produces can harm as well our mga health. Magpapaputok nito. Ayon sa Department of Health, 20 na ang naitalang kaso ng fireworks-related injury matapos madagdagan ng 15 bagong kaso kahapon. Kasing dami raw yan ang naitala noong nakaraang taon sa kaparehong petsa. Pinangangambahan ng Private Hospitals Association Philippines na madagdagan pa yan, kaya naka-alerto na raw ang mga pribadong ospital. Babala naman ng PNP, huhulihin ang mga nagbebenta ng bawal na puputok maging online. 15 na raw ang kanilang kinasuhan dahil dito. Panawagan nila sa publiko, huwag bumili ng paputok online dahil posibleng hindi ligtas at peke ang labels nito. Sa Divisoria sa Maynila, nasa bata mga paputok at pailaw na illegal na binebenta. Walang naipakitang dokumento ang nagtitinda. Para maiwasan ang fireworks-related injuries, may kanya-kanya namang patakaran ang mga lokal na pamahalaan. Sa Quezon City, sa mga designated firecracker zones lang pwedeng magpaputok at bawal na sa mga bahay. Ang pagbebenta ng mga paputok, limitado na lang sa malalaking malls. Sa Valenzuela naman, pwede nang gumawa, magbenta at gumamit ng mga pailaw at paputok, basta legal. Paalala ng Department of Interior and Local Government, sundin ang mga batas kaugnay sa pagpapaputok. Dapat may permit ang paputok. Sisindihan ng 100 talampakan ng layo sa ibang tao, pataas ang direksyon kung lumilipad. Edad 21 pataas ang magsisindi. May nakahandang first aid sa lugar ng pagsisindihan at inabisuhan ng pinakamalapit na fire station. Kung hindi kayo makakapag-abide po with those guidelines na na-mention ko po earlier, manood na lang po tayo ng fireworks display po na for sure ang mga LGUs po ay magpapalabas. Ayon sa PNP, posibleng makulong ng 6 buwan hanggang 1 taon at pagmultahin ng 20,000 hanggang 30,000 pesos. Ang mga negosyante naman, pwedeng makansela ang business permit. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-viral ang Christmas party sa Suarez National High School sa Iligan City. Nag-bring your own food ang magkakaklase at ito ang nangyari. Pansit Japon. Ang Christmas party naging pansit party dahil karamihan sa kanila ito ang dinala. Sigurado raw na long life sila. Kung sa Iligan may nag-bring me ng handa, sa Digos Davao del Sur, may nag-uwi naman. Sa TikTok video, nag-ala online selling ang isang komedyante sa kada scoop ng handang iuuwi nila. Pabirong tanong ng netizens, may freebie raw ba na Shanghai? At kung naka-bubble wrap, ang mga yan. 5 scoop for Jensen. So, napakaswerte niyo po kasi 3. Yes, marami tayong freebies na hangtong ngayon.
Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat yung malaman. Susunod na ang saksi. Sa ngalan ni Maki Pulido, ako si Ato Maraulio. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation.